Hello guys. Meron ako dito ang Yamaha Mio Soul i115. So ganito na to siya, nakabaklas na yung mga cover. Kinuha ko to doon sa ibang shop. Ginawa to ng ibang mekaniko. Bounce. Pero inayawan na niya kasi di niya kaya. Tumawag siya sa akin. Humingi siya ng tulong. Kaya napuntahan ko to doon. Ganito na yung itsura niya. Hindi siya umaandar. Napaandar daw nila ito. Pero namatayan din. Nung una daw may check engine. Tapos hindi ko maalam kung ilang blink ba yung check engine kasi sila yung nag-ayos doon o yung ibang mekaniko. Tapos nang pinalitan daw ng bagong battery, naging okay daw, tapos nawala yung check engine. Yun nga, pinatakbo nila, pero yun, namatay din. Kaya yan, binaklas na nila, tinubushit ulit, tapos hindi na nga nakaya. Kaya tinawag ako. Nang pinuntahan ko, Una ko kaagad napansin ito, pag inun siya, hindi siya naglalight. Tapos, yung fuel pump, hindi tumutunog. So, in-actual test ko, riniktahan ko doon galing supply sa battery, dito sa battery. So, sira na siya, hindi na siya gumagana. So, basta yun yung problema niya, guys. Pag naka-on, hindi na nagla-light itong check engine. Fuel pump, hindi na. Basta na to. Sira na yung fuel pump motor. At saka yung pinaka-importante talaga, pag on, mag-light to. So yun yung problema niya. Yun yung ito troubleshoot ko ngayon. Tapos ito yung in-orderan naman niya may-ari. Tapos yung isa pa, kasi yung sabi nga ng unang mekaniko nito na yung pinakauna daw na napansin din niya yung, kasi bago na tong battery, yung lumang battery mainit na mainit daw. So posible yung nag-check engine dito ay sa baka error code 46 yun, malfunction of charging system o abnormal charging. So kaya na-test ko to. Wala na, sira na to. Kumbaga yung diode doon na namamagitan sa para sa charging papunta sa positive, papunta sa battery, wala na. Wala nang diode na matitest. So open na siya. Kaya na-test ko to kasi pinatakbo daw nila. Tas bago yung battery, pero yung battery nang tinest ko. Ano na? Mababa na yung amperahe na nakakarga sa kanya kahit bago siya. So ayan, ito inordera na ng may-ari, tapos ito, pero kinakailangan ko pa rin matroubleshoot kasi dito yun nga, hindi siya naglalight pag naka-on yung susi. Posible hindi nasusupplyan ng negative supply yung fuel pump, pero sira naman yung fuel pump kasi sinubukan kong direkta yung supply sa battery pero hindi pa rin siya gumagana. Pero yung dito hindi siya umiilaw pag naka-on yung susi, umiilaw ng mga 5 seconds kasi dapat umiilaw ng 5 seconds to. So hindi siya nag-iilaw, so posible dito nagkakaproblema sa negative supply ng fuel pump. So ayan, troubleshoot natin yan. Kakabit ko muna itong battery. Tapos wala akong susi, nandun pa sa may-ari. Rekta ko na lang dito. Guys, tinroubleshoot ko na.
So pag naka-on siya, hindi na umiilaw yung check engine. Yung dito na indicator. Hindi siya umiilaw. Tapos tinanggal ko yung bulb. Ito siya. Tinest ko yung bulb para sure na okay to. Ayan, pero tinest ko na to, papakita ko sa inyo na okay to siya. May test light ako dito, ito. Sasalan ko siya dito. Papalitan natin itong isa. So, ayan. I-test natin yan. So ayan, okay yung bulb. Pero yung tanggalin natin, ikabit natin. So ayan, natanggal na. Balik natin dito. Tapos ikabit natin dun. Siya nga pala, itong mga linya dito ng socket na ECU, chinik ko na to, yung positive, yung ground, at saka yung papunta sa ignition coil na papunta dito sa ECU. Itong orange papunta ng ECU, dapat mayroon siyang papunta dito. So siya nga pala guys, yung wire doon galing sa fuel pump, na-test ko na yon, buo yon, yung papuntang wire na isa papunta ng ECU, tapos yung isang wire na positive dito siya kumuha sa positive ng ignition coil, dito siya kumuha. So kumbaga ito siya, ito yung ignition coil. Yan kumbaga pag on ng susi, magkakaroon to ng positive. Tapos yung negative ng fuel pump papunta na ang ECU. So good naman siya. Buo yung wire. So ito lang talaga yung ECU, hindi nag trigger ng negative para magkaroon ng circuit o magkaroon ng supply. Gumana yung kuryente. So ayan. Guys, update natin Musul I115. Yung nasira yung fuel pump, tapos hindi gumana yung check engine indicator, fuel pump hindi gumana, tapos yung check engine indicator hindi nag-iilaw. So kaya pala hindi din siya mag-ilaw, kasi yung nagsusupply ng positive dun sa ECU pag on niya ay wala nang continuity. So guys, or yung babasihan lang yung color coding, kasi halimbawa dito brown siya, sinuplayan yung flasher relay ng positive galing accessories wire, pag on magsusupply ng positive. So meron dito nakatap na red and white stripe. Dito siya papunta guys, oh. So pag on niya ng susi, magkakaroon ng live to, yung brown. Tapos ito din magkakaroon kasi nakatap siya dito. So siya yung magsusupply ng pag on sa ECU. Ang nangyari, ayan, pinutol ko na lang siya kasi tinest ko siya. Ang nangyari, wala na tong continuity papunta dun. So hindi nasusupplyan ng positive supply pag on, hindi nasusupply ng accessories supply or positive supply yung ECU sa tuwing pag on, na magti-trigger doon yung negative. Titrigger yung negative kasi pag nasupplyan ito na pag on, masupplyan ito ng positive,
yung sensor, yung fuel pump, masusupplyan ng negative with 3 seconds. Tapos mag-check engine siya ng 3 seconds din. So, nasusupplyan ang mga signal ng negative, kasi negative yung signal eh. Nasusupplyan siya. So, ang nangyari kasi wala na itong continuity. So, kaya hindi magpo-function yung ECU. Ang continuity. Yan. Sitayin natin sa ohms. Yung parang may horse show. Dapat tutunog, magbibip. Dapat gaganyan. So, dito yung isang test lead. Tapos yung isa doon. Ganyan natin. Yan. So, ayan. So, ayan guys. Hindi siya tumunog. So, wala siyang continuity. Wala naman siyang putol. Pero wala lang siyang continuity. Buo siya. Wala siyang putol. So, try natin putulin dito. Tapos balatan natin. Baka sa sakit lang nagkaroon ng problema. Diyan, sulin natin diyan. Tapos balatan. Yan, subukan natin doon. Continuity test. Ayan, sa sakit lang nagka-problema guys. So, mayroon na siya. So, ayan. So, dito lang siya nagka-problema. Nasunog yata dito. Dito lang siya nagka-problema sa sakit. So, diyan lang siya nagka-problema. So, ayan, i-update natin yung mamaya, guys. So, guys, yung dito na problema, na wala na siyang contact papunta dito sa brown. So, kinat ko siya dito. Tapos, ito na siya. Brown. Pag unang susi, magkakaroon to yung supply na ang red and white stripe na wire. Papunta yan dito sa ECU. So, pag unang susi, magkakaroon ng supply ang ECU, magkakaroon ng titrigger yung negative trigger. So, ayan. Ayan guys, tingnan natin dito. Kabit na yung ECU. Ayan. Tapos, i-on natin. I-on natin yung susi. Yan, nahihirapan ako. So, ayan guys. Ito yung susi. Tingnan natin dyan kung ilaw. On. So, ayan. 3 seconds siya ilaw. Yan, umilaw siya. Patay. Ulit. So, pag naka-on siya, dapat trigger yung fuel pump. Tapos ito dito, confirm na umilaw siya. Tapos itong oil pump, dapat tutunog siya. Buksan natin dito para marinig. On. So, ayun. Tumunog na siya. Yun. Good na, working na. So, problema na lang yung battery kasi lubat. So, ayan guys, goods na. So, dun pala sa fuel pump na bago, nagpalit pa ako. Ito yung stock niya. Tinanggal ko yung motor. Ito yung bago ng motor. So, yung stock niya, ito lang yung sira niya. Kaya ayaw mag-function yung motor. So, yung bago niya, ito naman yung motor yung may problema. So, mahina siya mag-pump. Tapos nag advance siya mag
trigger, tapos mahina yung pump. So kasi lubat. Pag ganyan ko pa lang ng kick, pag naka-on siya, bawa ganyan naka-on, tapos malakas yung tumunog pero mahina yung pump. Pag ganyan ko pa lang ng kick, kunti pa lang na ganyan ng kick, tumutunog ulit yung pump. Itong motor na to tumutunog agad. Kaya itong bago na to, tinanggal ko yung stock dito na motor, yung kinabit ko. Kasi yung stock niya, ito yung sira niya. Ito kaya ayun. At 3-pin kasi yung motor niya. Hindi to gagana kung rerektahan mo nang rerekta ka mag-supply dito. Dapat dadaan talaga dito. So yung stock niya, ito yung nasira. So yung motor, goods pa. Sa bago naman, ito yung may diferensya niya. Hindi normal. Nakaganyan pa lang ako ng kick. Tumutunog ulit yung, tumutunog agad yung fuel pump. So ayun, kasi low battle, kick tayo. Ayan, hirapan mandar. Ayan. Tapos kanina, pag nire-rev siya, pag umaandar siya, pag nire-rev, namamatay. So ngayon, okay na. So goods na siya. Ayan guys. So ayan, ito na, napalitan na siya ng bagong regulator. Ayan, bago na yan. Tapos yung spark plug cap maluwag, ito na, napalitan. Maluwag din siya, hindi na siya naglalak. Tapos yung spark plug niya, high resistance na. Possible hindi ito makakapag-andar, so tinest ko to. So possible na mahirap to pandarin o hindi na talaga andar kasi high resistance. Yan, pinulitan na natin ang bago. Tapos ngayon, yung isi nyo ayun dito na, kabit na. Ititest natin yung charging for final, kasi pag mag-overcharge to, masisira naman yung mga parts niya, yung mga electronics parts. So kailangan, kahit bago siya, lalo na ano lang yung replacement, hindi siya genuine, mas maganda itest natin yung voltage niya sa charging, yung output ng voltage papunta dito, para sigurado, para wala nang masirang mga electronic parts at saka magkakos na mga wire, na iinit yung wire, tapos magkakaroon na siya ng loose connection hanggang mawala na yung connection, kagaya dito. Gaya dito. Ito siya. Yung red na white, nakakabit dyan sa brown dyan. So, dahil sa nag-overcharge, uminit to. So nawala na yung contact dito, kaya pinutol ko na lang siya. Pinutol ko na lang yung red na may stripe na white, tapos dito ko na lang siya mismo kinabit sa brown. Tinap ko siya dito. So yan, papunta yan dito sa ECU. So yan, siya yung magsusupply ng positive pag unang susi. So yan yung cause, uminit yung wire. Saka nasira yung IC ng fuel pump. Ito, nasira to. Dahil nag-overcharge. Nag-over yung voltage. Ayan, ititest natin yung output nito, yung charging. Para sigurado, kahit bago yan. Ayan, una natin yung susi. Ayan, gumana na siya. Start. Sit yung multimeter sa voltage, tapos sitting natin sa DC. Yan,
lagay natin yung test probe na red sa positive terminal ng battery, tapos black probe dito sa negative terminal ng battery. Ayan, 13.63. So subukan natin i-rev. Subukan natin i-revolution kung hindi ba siya mag-high voltage. So ayun, 14.55. So ayun, 14.55 yung output ng charging niya. So good na yun. So ayan, good na siya. So ayusin na lang natin yung mga wire, yung harness. Iti-tape natin, ibabalot, tapos kabit yung ibang cover, tapos yung iba nandun pa sa mekaniko na unang nag-ayos nito. So ayan, bye bye.